Patuloy na pangangalap po ng mga testimonya ang mga otoridad sa nangyaring pagsabog sa Hulo-Sulu. Tinitingnan din ng suicide bomber ang mga may pakana. May ulat on the spot si Mariz Umali. Mariz? Connie, hindi isinasantabi ng Department of National Defense ang Anggulong suicide bombing sa pagpapasabog sa Mount Carmel Cathedral sa Hulo-Sulu. Kung pagbabasehan umano ang ebidensyang hawak ng mga otoridad na CCTV kung saan nahagip ang mga sinasabing miyembro raw ng Adyang-Adyang na suspect sa pagpapasabog na tumakbo pa pagkatapos ng pagsabog, pati ang testimonya ng ilang sugatang biktima na nakaligtas na nagsasabing may napansin silang babae sa harapan na balisa at nag-iwan umano ng bag sa simbahan, masasabi raw na hindi suicide bombing ang sanhi ng malagim na pagpapasabog sa cathedral. Pero iba ang kwento sa labas ng simbahan. Pagkatapos daw kasi ng isa't kalahating minuto na sumabog ang unang bomba, sumabog ang pangalawa namang bomba sa labas ng simbahan. Ito raw ang tinitignan ng DND na posibleng isinagawa ng suicide bomber. Nauna na ipinahayag ni Pangulong Duterte na mag-asawang suicide bomber ang nasa likod ng pambobomba. Ayon kay Defense Secretary Delphine Lorenzana, may natanggap din siyang intelligence report mula sa labas ng bansa na nagsasabing Yemeni couple ang posibleng suicide bomber sa naturang cathedral. Pero hindi pa ito conclusive dahil isa nasa ilalim para sa DNA test ang mga bahagi ng katawan na nakuha sa labas ng simbahan. Posible rin naman daw kasing mga katawan ng biktimang nagsitakbuhan sa labas ng simbahan ng mga ito na nasabuga ng pangalawang bomba nang tumatakas sila sa simbahan. Aminado si Secretary Lorenzana na mayroon silang impormasyon na meron daw 40 foreign terrorists na nasa bansa. Kung sakaling mapatunayang suicide bombing ito, hindi ito ang unang insidente ng suicide bombing dahil sinabi ni Lorenzana na Moroccan suicide bomber naman ang nagsagawa ng pambobomba sa Lamitan, Basilan noong isang taon. Pero kahit may effort daw na i-educate ang mga Pinoy na suicide bombing, ay ayon kay Lorenzana, hindi naman ito nagtatagumpay dahil hindi ito gawain ng mga Pinoy. Samantala, Connie, ay sa ngayon mas lalo pang pinaigting ang seguridad sa Hulo, pati na rin sa Zamboanga, kasunod nga ng mga pagsabog sa dalawang lugar. Patuloy ring hinahanap ang mga salarin sa pagsabog na nangyari sa dalawang lugar na ito. Connie? Maraming salamat, Mariz Umali.